again, so today, I excited ako mag-haul na naman. Second round ng aking Watson haul. So, excited na naman ako sa aking mga pinamili and then to try ng mga bagong products ng Watson. So, yun guys, let's start and then let's watch my Watson haul. Ito na yung ating Watson haul. So, magsisimula na ako ng aking Watson haul. Ito yung aking mga pinamili. Ayan. Medyo mabigat-bigat din siya. Pero, medyo malaki-laking halaga din yung ating ginastos dito. So, ayan. Dito ko na. So, yung kung ano na lang yung aking mga makukuha, yun na lang yung aking i-ano sa inyo. Papakita kasi mayroon pa isa-isa, diba? Anyway, guys, ito yung una kong nakuha. Kasi siya yung malaki. Ayan. The second purchase, this one, the Silk Secret Milk. Ang ganda kasi nito, guys. Promise. At saka ang bango niya. Ayan. Ang bango niya. Ito siya, oh. Wait, open ko. Ayan. Ito yung kanyang laman. Kulay white siya na malagkit. Parang snail yung ano niya. Alam mo, malagkit na. Basta ang bango niya. Gustong-gusto ko to guys. Ayan. Ang kinuha ko na yung pinakamalaki 600 gram kasi para mas nakakatipid, mas nakakatipid ako kapag malaki siya. So, ito na yung aking kinuha. Yung Silk Secret. So, ito yung aking ginagamit sa aking hair. So, ayan. So, naging healthy na yung aking hair dahil dito. Kaya, bumili ako ulit para naman mas continue at mas maganda yung kanyang effect kapag continue yung, alam mo yung tagang consistent yung product na ginagamit mo. So, doon mo taga makikita yung kanyang result. So, ayun. Kaya naging maganda naman yung kanyang result. Kaya, ayun. Bumili ako ulit ng pangalawa. And then, this one. Kita nyo ba, guys? Ayan. Ito. So, scrub siya. Kasi, naghanap ako kahapon ng yung Abuni Salt Scrub Milk. Wala sa Watson, out of stock siya. So, nakita ko to, sabi ko, try ko nga to. Kasi, ano din siya, yogurt, spa, milk, salt, shower, bath, with vitamin E, B3, collagen, and yogurt. So, nagustuhan ko siya kasi may collagen na rin. Maganda kasi yung may collagen na tayo ina-apply sa ating balat para, alam mo yung tagang healthy, young looking ang ating skin. Ayan. Then, sabi dito, lightening, smooth, and baby skin. So, may 250 gram na rin siya. Made in Thailand. So, ayan siya. Ito yung kanyang itsura, guys. Kita nyo. Ayan. So, later, update ko na, later, ilalagay ko na lang sa description yung kanyang mga, yung mga price nito para naman update din kayo, updated kayo sa mga price ngayon. Kasi, minsan, nag-iiba-iba yung kanilang price, eh. And then, pangatlo, ayan, the, so, ito yung ating pangatlo, na kasi naghanap ako ng body wash or pang-exfoliation sa body. So, ito yung nakita ko. And then, inamoy ko din siya. Ang bango niya, promise. Ayan. Tapos, papakita ko sa inyo yung kanyang laman, guys. Ayan. Excuse me. Busog ako. Ayan yung magpagpa. Ayan. Ayan yung kanyang laman. May mga maliliit siyang beads. Ayan. Then, ang bango niya, parang may pagka-pink. Light pink yung kanyang kulay. So, ayan siya. Ang ganda. Tsaka, ang bango, sarap niya. Amuyin. Alam niyo, parang pag tumabi sa inyo mga boyfriend niyo o your asawa niyo. Ang sabi, ang bango mo, sarap mo. Alam niyo na yun. Ayan. So, ito guys, try niyo din. So, parang na-curious ako dito. Sabi ko, try ko nga siya kasi exfoliating body polish dito nakalagay. Pomegranate seed and shea butter. So, ayan. And then, ilang gram ba to? 298 gram. Ayan. And then, next. Ayan. Polish your skin, the exfoliating body polish, the scrub that nourishes and restores skin natural nutrients. Ayan. So, ganda, parang promising yung kanyang sinasabi dito.
tagal na inlove ako sa amoy niya kasi ang sarap, ang bango niya, ang sarap-sarap niya, amoyin, promise. Kaya, na-excite na akong gamitin siya sa paligo, sa paligo ko. Ayan siya. So, ito siya guys, ayan. Ayan, ito yung kanya itsura. Malaki naman siya, pero medyo pricey lang din ito. Hinanap ko sana yung no, sent ice kasi wala sila doon. So ayun, yun lang nakita ko kaya yun na lang dinampot ko. Tsaka na nailab ako sa kanyang amoy. Alam mo, ang sarap talaga parang pag naamoy mo siya. Pero daw susunod ka sa amoy niya, alam mo yun. Ang sarap niya, promise. And then bumili din ako nitong Olay. Ayan, ito siya, guys, ayan. So Olay body wash, 24 hours moisture, rose and milky white. Ayan, whitening. So ayan yung kanya itsura, guys. Ayan. And then, binili ko siya kasi 149 only lang. So, nakasave ako ng 30 pesos. So, bumili na rin ako nito kasi sabi ko, try ko din to. Triple whitening na kasi to eh. Sabi na, sabi dito sa ano. And, Olay Rose Milk White Body Wash. Clinically proven whiten and moisture skin. Olay Whitening Body Wash. Rose scent has been designed with a triple whitening system that will help reveal your natural white skin all over, gently exfoliate your skin, and wash away dead skin cells. Even your skin tone to make it look clean and clear. Ayan, yun ang kanyang promising. So, ang ganda niya, ayan. O, diba? So, try natin. Pero, try, ano ako nga yung amoy? Kumabango din ito. Kasi gusto ko sa, alam mo, gusto ko sa paggagamit sa pagpapaligo, yung talagang mabango, talagang, alam mo yung mapapasunod ka sa amoy niya? Ang sarap, bango din niya, pero mild lang yung amoy niya, hindi siya ganun katapang. Ayan, ayun siya. Ayan. And then, next. Ito. Itong Dove Refresh and Care. Ayan. Binili ko siya dahil pag minsan hindi ako naliligo. So, para naman kahit na hindi ka maligo, mabango pa rin yung hair mo. Alam mo yung oil ng scalp mo, tagang sinisip-sip nito. Maganda siya sa mga oily scalp. Kasi tagang, alam mo, sinisip-sip niya yung oil ng iyong scalp, pati sa hair. Ayan. And then, ang bango nito kasi ito yung kinuha ko, Fresh Floral, kasi mabango siya. Sabi dito, dry shampoo, refresh and revive hair without water. Instantly remove oil and refresh hair with the soft scent of Fresh Floral. So, ayan. Ayan, mabango nga yung amoy niya. Ang bango nito. So, may instruction naman siya sa likod. Kung makikita niyo naman siya. Ayan siya. Wala pa itong nasa 300, ganun. Ayan yung kanya itsura. So, ayan guys. And then, long ML ba ito? Tsaka mahaba-haba pa ang kanyang buhay, 2021 pa. And then, 121 grams yung kanyang laman. So, ayan siya guys. Ayan. Kanyang itsura. Product of USA. Sabi dito. And then, the next, eto. Hindi ito nawawala sa akin kasi ito yung tagang ginagamit kong sabon. Nagbababad ako kapag naliligo. Kaya minsan pag naliligo ako halos isang oras kasi ang tagal ko ba. Kasi dahil dito binababad ko muna siya. After nun, mag-wash naman ako ng pang-moist. Parang ma-moist yung aking, ma-moisturize yung aking balat. Pero ito muna yung una kong ginagamit pang babad ba para mas lalo mag-lighting yung skin nyo. Then ang ganda talaga nito. Tsaka tipid, nakatipid ako dito kasi 120 na siya, tapos 3 na laman, and then, para mas tipid, hinahati ko siya ng 4 sa isang bar. So, 4 yan, para tipid, kasi medyo mabilis kasi tumatunog kapag nabasa, diba? So, ayan, yun ang ginagawa ko, parang nakakatipid ako, at mas tumatagal sa akin yung ganito. And then, next, Johnson, ito. Ito naman, kinagamit ko to dun sa abuni ko, kasi yung abuni, pag yun lang kasi yung ginagamit ko, parang medyo masakit sa balat. Ayun, mas na, ano ko na, lagyan ko to ng, kasi ano to, milk and rice bath na rin siya, pang baby. Ang ganda kasi nito, napaka-gentle lang sa skin. Ang ganda nito kasi medyo, hindi medyo, tagang may pagka-sensitive yung aking skin. Madali mangate, ma-irritate, tumindi-dry, nangangati na yan, tapos nagsusugat na ganun yung aking balat. Kaya kailangan ko i-moisture talaga yung aking balat.
na tagang sapat. Kasi pag hindi, ay naku, tagang mamaya-maya niya, nangangati na ako, magkakamot na ako hanggang sa magsusugat na yan. So, ito binili ko siya kasi minimix. Ito binili ko naman siya kasi para sa salt scrub ko nung abo niya. Kasi ito, una muna, ito muna yung gagamitin ko. After nun, kapag medyo nag-dry na konti yung ito nga, yung body wash na to na Johnson, saka ko naman i-scrub yung abo ni. So yun na para hindi masyado masakit sa balat kasi parang nagme-melt yung salt. Ayun. Saka ko siya i-scrub with this one kasi ang ganda ng effect niya. Alam mo yung parang napaka parang alam niyo yung napaka soft ng skin mo. Tsaka parang baby yung skin mo ulit. Tsaka ang bango after mo maligo. Tiyang masasabi mo talagang nalinis mo yung katawan mo kasi masarap mag-scrub sa buong katawan kasi mahirap yung magsabon ka lang tapos buhos tubig. Ayun. E parang hindi ko masasabi na talagang nalinis ko yung buong katawan ko. Kaya medyo pagdating sa pagliligo, talagang antagal ko sa CR. So ayun, halos minsan isang oras kalahati ako matagal gawa ng nagbababad nga ako sa buong katawan ko. So ang arte ko, no? Ayan, and then let's proceed na nga. Ang dami ko ng daldal. Next, this one, the Lux Organic. Ayan siya. So, ayan, kanyang itsura. Alam mo, hinanap ko talaga to kasi hanap ako nang hanap ko, wala siya doon. Ayun pala, nasa sulok-sulok lang, sa gilid talaga siya nakalagay. Kaya hindi ko siya mahanap. Ano, sabi ko, asan kaya to? Kasi natry ko to one time, ang ganda niya sa face. Alam mo yung tagang kahit mainit, hindi tagang pak na pak yung oil sa face mo. Kasi parang nakokontrol niya yung oil nito, yung sa pag-oil out mo sa face. And then guys, one thing with tea tree extract. Anyway guys, kapag may tea tree, maganda to sa mga sensitive skin like me. Kasi tagang, alam mo yung effect, maganda to guys. Kasi alam mo kapag may tea tree, maganda sa sensitive skin. Kaya mahilig ako din sa mga product na may tea tree. So ayan guys, let's proceed dito sa ating Celetic Hydration Facial Wash with non-comedogenic and hypoallergenic fragrance free with 100ml na rin siya. So, mura lang to guys. Wala pa itong nasa 150. So, try nyo to guys kasi napaka-mild ito. And then, I love this one kasi alam mo yung Celetic napaka-mild talaga niya. Especially sa mga sensitive skin like me. Ito napakaganda para sa akin kasi alam mo, talagang ang mild niya. Hindi siya yung totally yung alam pag ginamit ko talagang bonggang bula. Sa mga taong ayaw na masyadong mabula na facial wash, ito guys, try nyo. Napaka ganda nito, napaka mild. And then nakaka-moisturizer talaga siya sa balat mo, sa face. So, ang ganda nito guys, try nyo yan. Ito, beshi, yan. Mga try nyo na to, yung mga dry dyan ng skin sa mukha, mga face lang. To try nyo na to kasi ang ganda nito. And then, one thing, kumuha din ako ng isang liquid Neutrogena. Ito ginagamit ko ito matagal na. Sa Hong Kong pa lang ito ginagamit ko kasi yung Neutrogena products also napakaganda tsaka napaka-mild lang din ito. And parang gel type lang siya. Pure mild facial cleanser, fragrance free. So, good for all skin type with 100ml na rin siya. So, ito. Gusto ko yung mga ganitong facial wash. Yung parang gel type lang. Kasi ito hindi yung, alam mo yung ano. Basta gusto ko yung mga gel type na facial wash lang. So, ito, proven ko na to na maganda talaga ito kasi matagal ko na to ginagamit. Since nasa Hong Kong pa ako, ito na yung madalas na bilhin ko na facial wash. So, guys, try mo na to. Ang ganda nito. And then, next, bumili din ako ng ibang cosmetics sa Watson. But, ito muna. Bumili ako ng mga sachet ng, ano ba to? Face Republic. So, yung binili ko ito. Ayan siya. Ito siya, guys. Ayan. And then, Gold Mineral Cleanser. Bumili muna ako ng mga sachet lang para naman i-try ko kung maganda siya. If hindi na, di ba? Hindi sayang yung pera. So, try ko muna siya kung okay. Kung okay, so, bibili ako ng malaki. And then, mura lang to guys, nasa 20, 23 lang, ganun. Wala pa sa 25. Ayan, mga mura lang to. And then, next, itong Crystal Glow Whitening Cream. So, ito din siya, ayan. Mga sachet, maliliit lang siya, 2ml lang laman ito. So, ayan, try din natin to kung okay siya. And this one, BB Perfect Cover BB Cream. So, by Face Republic din. Ayan siya. So, ang cute ng kanyang packaging. And 1.5ml yung kanyang laman. So, try din natin to kung okay to.
And then, bumili din ako ng mga makeup na i-review ko para sa inyo. Bumili ako nito ng Super Stay Full Coverage. Ayan. Powder foundation, 24 hours. Sabi dito. And then, yung price niya ay 400. Ayan, guys. 499. Medyo may kamahalan. Pambili na to ng ilang kilong bigas, guys. Ayan. Ito, 499 yung kanyang price. So, ayan siya. So, kapit ako. Ayan. Ito. Kaso medyo yung tingin ko yung plastic nito, parang madali lang mabasag. Parang hindi siya ganun katibay yung cover, yung packaging niya. Mas okay pa yung dating fit me. Medyo makapal yung kanyang, ano mo yun, yung cover, yung packaging, ang coverage. Packaging, ayan. And then, bumili din ako nitong Maybelline Love Sensational, yung bago nila, waterproof. So, medyo may kamhalan din. $399 yung kanyang presyo, ayan. So, aray. Pang makeup pa lang dahil mahal na. Kung walang krum, walang ganun, wala na si Inday. Ayan, eto, $399 yung price niya. So, try natin kung taga nakaka-volumize yung kanyang effect. Sabi dito, and then, waterproof daw. And then, alam mo yung tagang kakahaba daw yung pilik mata mo, yung para daw na anggap dito. May ganun bang ano? May ganun bang mascara yung tagang pagkinala mo, no? Hanggang dito yung lashes mo. Pero ever since may nakita ko dati nun sa YouTube, na panood ko din. Ang haba, yung pag in-apply mo, haba na nung pilik mata mo, tapos pag pinasama mo, hanggang dito. Ang galing, no? Mga Chinese ata yun, no? Panood ko. Sabi ko, ang galing naman. And then, bumili din ako nito, yung bago nila na Maybelline Sensational Liquid Matte Lip Tint. So, lip tint daw to. Yung original price niya ay $399. So, nabili ko siya ng $299. Ayan. So, ayan yung kanyang price. Ang mahal, mga beshi. Magpaganda. Kaya magsika, magtrabaho ng mabuti para sa future. Hindi sa future at sa kagandahan. Ayan. Ang sabi naman dito ay Intense Yet Weightless Soft Matte. Feels so light like you're not wearing lipstick. And then, blendable formula is made with micronized powder technology for non-sticky, non-drying, and weightless feel on your lips. So, let's see kung okay itong totoo yung kanyang mga promising dito. So, let's check. Abangan nyo to guys yung mga review nito. And then, may nakita pa ko doon. Ito yung Katidal na Sweet Aqua Tint. Ayan. Alam mo, totally, hindi ko lang masyado talaga ito. Ano. Kaso parang na-cutean ako sa kanya. Ano, parang candy siya. Ayan, no? Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Ang cute ng kanyang ano. Alam mo, parang candy siya. Parang kung bata. No? Ayan siya. Ayan. Ang cute. And then, yung shade niya ay strawberry. So, ang cute niya talaga. Promise. Tingnan na natin. No? Open ko nga. Butag ang cute siya. Pero ayaw niya magpabukas. Besh, makabaligtad. Baka masira ako. Ayan. Ayaw niya magpabukas. Wag na... Uy na nga, ibigay ko to sa pamangkin ko kasi mahilig yun mag-lip-tin. So, gusto niya mag-ganon-ganon. 9 years old pa lang yung pag nakakadaan siya ng Watson. Sabi niya, gusto niya, Mama, gusto ko din magbili yung gaya kay Mami kasi Mami ang tawag niya sa akin. So, paano yung nakikita niya sa akin? Sabi niya, gusto din daw niya mag-makeup. Sabi ko, wag na muna kasi bata ka pa. Kaya, pag andun ako, alam mo lang, may makeup ako. Tagal nakatulala yan sa kakaganyan. Tagal nanonood siya sa akin. Tapos, ayun nga, natukwento ng mama niya. Pag nadadaan daw sila ng Watson, gusto din daw bilhin yung mga binibili ko. So, ito, sabi ko, pwede naman siguro to sa kanya. So, bigay ko na lang to sa kanya. Siguro, matutuwa na naman yun. Ayan. So, para to sa kanya. Kaya, binili ko din. Pero, try ko na din ko. Okay din. So, yan, guys. Ang cute talaga niya. Ayan. Para kung bata nun. So, ayan siya. Medyo may kamahalan din nata to. Pero check on, i-check nyo na lang mamaya sa description yung mga price nito. So, i-susulat ko na lang yung kanyang mga price para updated din kayo sa mga price ngayon sa Watson. And next ay, eto yung Pop Tint. Bumili din ako ng lip tint, ng Intuit Lip Popping Tint. Ayan. So, sabi nila, sabi nung nag-assist nito, ito daw, excuse me, ito daw maganda daw to. At saka, long-lasting daw yung kanyang formula, hindi kayong retouch ng retouch. So, ito, sabi ko, sige nga, try ko. Kaso medyo may kamahalan, $259.75 sa Watson din. So, ang shade niya ay, walang shade nakalagay eh. Yeah, walang nakalagay na shade. So, ayan. Nakalagay lang flake oval. So, ayan. Ito yung kanya itsura, guys. Ayan. Ayan. Maliit lang din siya.
Pero may pagka may kamahalan para sa akin, 250 na. Almost 260 na rin, 'di ba? Medyo mahal-mahal na rin. And then the last one, itong Intuit din, Feel Beautiful, ayan. Flash on siya, ayan. And then shade niya ay 03, no problem. So ayan, mini heart. And then may 7.5 gram ang kanyang laman. And then a little bit pricey din para sa akin, 379.79. So ayan. Pero nung pinag-swatch ko to, ang ganda ng kanyang formula. Alam mo, basta ang ang creamy niya na, creamy na may pagka-matte. So yun yung kanyang ano. Ang ganda nito. So ayan. I-ano ko din to guys, i-review. So abangan nyo to kung maganda. And then this one, ayan, itong dalawa na to, i-review ko. Abangan nyo guys yung mga review nito ha. And ayun guys, yun lang. And then the last one ay, tadaan! Ayan, pwede ko na to i-stash sa haba ng resibo. Ayan, Miss Universe na ako ng Watson. Ayan guys, yung resibo ko. Ayan, ang haba. So, ay, ang gastos, no? Ayun guys, ayun yung aking mga pinamili, nangangati ako. Ayun guys, yung aking mga pinamili sa Watson. So, hope you enjoyed my Watson haul. Ayun lang yung aking mga pinamili. Ay, 4,000 din yun. Grabe. Ang gastos ako ng babae. Ang dami kaartihan. Alam nyo yun? Ito, ang dami mo i-maintain pagdating sa mga babae. Ay, Diyos ko. Ay, ayun guys, yun lang. Give me a thumbs up and then subscribe to my channel. Then, share nyo na rin sa inyong mga friends ang aking video para naman kung may mga hinahanap sila na meron ako dito sa aking video. So, ma-i-share natin sa kanila. So, yun guys. Thank you so much for always watching. And, mwa! And, mwa! Yan, kinis mo na kayo. God bless guys. See you in my next video. Bye-bye!